Hi, I'm Luna Sicat-Cleto, and I'd like to speak about my experience as a translation studies scholar in Genoa, Italy, last April 2012. This experience is remarkable for me, not only as an academic, but as a person. I guess I did not learn translation only, but also how to be an individual, and particularly a teacher in the arts. I will be shifting my languages from now on, and occasionally I will speak in Filipino. This is to point out that any one of us isn't a monolithic subject of only one language. So, ako si Luna Sicat-Cleto, nagtuturo ako ng Filipino at malikhaing pagsulat sa Universidad ng Pilipinas. At sa tagal ng aking pagtuturo ng malikhaing pagsulat at panitikan, hindi siguro aakalain ng karaniwang estudyante na once upon a time ay naging mas komportable ako sa Ingles bilang wika. Ngunit, dahil na rin sa pinili kong maging propesyon, natutunan kong mahalin ang Filipino bilang isang wikang panturo. Kaya ako pinabanggit na nagtuturo ako ng malikhaing pagsulat at panitikan sa Filipino ay sapagkat bunga na rin yan ng paghubog sa akin ng aking magulang na isang manunulat. Ang natutunghayan yung postcard ngayon ay ang Venice, isa sa mga lugar na napuntahan ko noon sa Italia. Matagal ko nang pinangarap na pampuntahan ng lugar na yan at madalas ko rin siyang mabasa sa mga nobela. At hindi ko akalain na yung lugar na yan ay mapupuntahan ko rin balang araw nung ako'y naging isang scholar ng Erasmus Mundi sa Universita di Genoa. So, napaka-idyllic nga ng aking pagpunta sa Genoa nung panahong yun dahil sponsored ng isang malaking organisasyon sa Europa ang aking paglalakbay. Para makapaghanda sa napintong scholarship, pinag-aralan ko ang Italiano bilang isang wika at hindi naging madali yun. Akala ko ito'y simpleng pag-aaral lamang ng mga salita. After all, isa rin akong manunulat at alam na alam ko na ang salita ay mastery lang yan, words, ka nga nila. So, yung mga salitang natutunan ko sa Italiano, sa context ng pag-aaral ko sa language as a second language, malayong-malayo pala sa aktual na pagkakagamit sa bansang tinubuan nito. Natagpuan ko ang aking sarili dun sa bayan na yan na nakikinig lamang sa wika ng mga Italianong kay bilis magratratan sa wikang alam nila. Siyempre, isa kang Pilipina na banyaga doon, kung kaya pagamat naiintindihan mo ang kanilang pinag-uusapan, ang kanilang mga kabag, ang kanilang kalasingan, ang pakikipag-away nila sa kapitbahay, hindi ka maaaring sumingit dahil napakabilis nito. Hindi at pace ang aking comprehension ng wika dun sa kapasidad ko upang sabihin ito. Kung kaya, naging convenient sa pamamalagi ko noon sa Italia ang aking kakayanan sa Ingles dahil ito ang nagsilbing payong ng aking pagtuturo at pagkaunawa bilang isang translation studies scholar. So in short, nagamit ko ang wikang Ingles bilang teacher of creative writing. So, kakatuwa man ang naging arrangement na pinumunuan ng aking mentor na si Elisa Bricco, Professor Elisa Bricco, isang kilalang Italianang scholar sa French literature at saka sa languages, tinolerate niya yung ganung uri ng compromise sapagkat naisip rin niya, it was too late to bring me back to the Philippines and perhaps train me again in the language, Italian, I mean. So, mabuti na lang at yung kapasidad ko sa wikang Ingles ay naging sapat para maturuan ko kahit panandalian ang ilang mga estudyanteng Italiano. Hayaan yung ikwento ko ang nakakatawang proseso kung paano napadpad dun sa ganung uri ng arrangement iyon. Dr. Elisa Bricco recommended me to teach creative writing in English instead of using Italian. So it was a compromise that benefited both of us.
I met two professors whom I owe that pleasant time with. First is Professor John Dothwaite, who teaches Anglo-American literature, and Professor Anne McDormand. They were very accommodating in giving me time to be acquainted with their students. Nakita ko yung dynamic ng klase doon, ibang-iba sa nalalaman natin dito sa UP. Una, ang mga estudyante doon, kahit hindi pa tapos ang sinasabi ng profesor, ay nagsisitayuan na. Nung una, pinagtaka ko ito at sinabi ko, bakit ho ganun ang, ano, ang kalakaran nyo rito? Kasi sa aking pagbasa, parang pambabastos iyon. Ngunit ang profesor ay nagpaliwanag na kailangan nilang habulin ang mga tren pa uwi. So, parang bago yon sa akin. Sumunod ay, kung ano man ang natutunan ko dito sa UP patungkol sa literatura, yun din ang kaparehas na teksto na kanilang tinatalakay. So, limbawa dun sa Anglo-American Lit na klase na inupuan ko, natawa ako kasi yung binabasa namin noon na The Inheritors ni William Golding at saka yung kay Sherwood Anderson na Winesburg, Ohio, ay tinatalakay ng mga Italians na ito. Pero dahil magkaiba ang orientasyon ko at saka ang mga estudyanteng yun, ako ay galing sa Pilipinas na kung saan nasakop tayo ng mga Amerikano at syempre hindi ko na dapat banggitin pa ang naging epekto ng pananakop ng mga Kastila. May certain na bias, cultural bias sa pag-aaral ng Winesburg, Ohio na hindi ko napansin dun sa treatment nung profesor dun sa mga tekstong ito. Of particular note, yung paraan kung paano itinuro yung The Inheritors ni John Dothwaite, yung nabanggit ko kanina na profesor. Sinusubukan niyang ipaliwanag sa mga estudyante niyang Italiano kung gaano kahalaga ang technique na ginagawa ni William Golding sa nasabing nobela. Kung paano naunawaan ng isang Neanderthal mind ang buhay gamit ang wikang Ingles. So, nakapasok ako dun sa kondisyong yon na kung saan nakatunganga ang karamihan sa mga kaklasikong college Italian students at ako lamang ang may edad na kabilang sa kanila. Gustong-gusto kong sabihin na yung karanasan na pinagdaraanan ng mga Neanderthals na nilalarawan ni William Golding ay walang pinagkaiba sa mga Aita at kung paano sila mag-imagine ng kanilang mga kapaligiran kung saan kumikibo ang mga kuweba at nagkakaroon ng sariling buhay ang mga ilog. Ngunit dahil nga hindi ako bihasa sa wikang Italiano, hindi ako naging kasing tatas sa aking artikulasyon at naisaloob ko na lamang ang aking mga obserbasyong ito. Meron akong naging roommate na Asyano at ito na siguro yung pinakapunto ng pagbabaliktanaw ko sa Italia na episodyo na ito. Kung naglalakbay, madalas ay sumasama tayo sa mga kamukha natin o sa mga kawangis natin ng lahi. At inakala ko na yung makakasama ko na kapwa ko Asyano ay magiging kaugali rin ng isang Pilipino. Ngunit doon ako nagkamali dahil wala rin pala sa kulay ng balat ang danas ng kapatiran. At nagkaroon ng komplikasyon ang aming pagkakaibigan dahil yung stipend na inaasahan namin dun sa scholarship ay na-delay. At na-compromise ako sa isang sitwasyon na kinailangan kong humingi ng pera sa Asyanang ito. At bunga nito, ako ay na-immobilize sa aming flat noon sa Genoa habang siya ay nagliwaliw gamit ang credit card. Meron din naman akong credit card noon, ngunit ayaw kong gamitin ito dahil mapanganib na nasa ibang bayan ka at limited ang iyong funds. So, ganon ang nangyari. No? Medyo nagpaangs-angs ako dahil
Mabuti pa yung kaibigan kong Asyana ay nalibot na ang Florence, ang Venice, ang Italy. Samantalang ako, nag-iikot lang ako ng Genoa at tumitingin sa mga biblioteka nila. Naghahanap ako noon ng isang English translation ng nobela ni Elsa Morante. Siya yung author na gusto ko sanang isalin. Ngunit natawa nga ang isang propesora doon nung sinabi ko na naghahanap ako ng English translation ng isang Italian author. Para sa kanila, it is unheard of. At para naman sa atin bilang mga Pilipino, kakatuwa dahil tayo sa ating mga aklatan, lalo na sa ating mga bookstore, napakaliit lang ng espasyong ibinibigay para sa mga Filipiniana. Pero hindi ko ito na ikwento sa kanya ng lubos. At sa halip ay nag-concentrate na lamang kami dun sa sinasabi niyang yung reading culture daw ng mga Italians ay ibang-iba sa reading culture ng mga Russians. Isang field of interest na alam din niya at nakakasalita rin kasi siya ng Ruso. So ang gusto niyang sabihin, ang kultura ng telebisyon at American way of life ay unti-unti na rin nananakop sa kamalayan ng mga kabataang Italiano. At kanyang, meron siyang lamentasyon dito. At hindi din niya masabi kung ano ang kanyang mga gustong sabihin tungkol dito dahil karamihan ng kanyang sinusulat ay nasa wikang Ruso. So, sa loob-loob ng aking utak, sabi ko, parehas lang pala tayo. Ako, nanggaling ako sa isang bansa na damihan man namin ang mga artikulo na nakasulat sa Filipino, hindi naman ito babasahin ng karaniwang tao. At basahin man ito ng karaniwang tao, mas may inclination na basahin nila ito sa wikang Ingles. To cut it short, ang biyaheng ito ay naging internal at masasabi ko na naging voyage pa siya patungo sa loob at pagkilala sa sariling mga lakas at mga naging importante para sa akin yung kapasidad ko bilang manunulat na bumuo ng sariling mundo. Kasi pag wala kang pera na nasa isang bayan ka tulad ng Italia, hindi naman sa masama ang mga tao o suplado sila, ngunit kailangan mo talagang mag-survive sa sarili mong diskarte. Itong larawang ito ay mula sa exhibition na aking napasyalan. Kuha ito ni Uliano Lucas, isang Italian photographer. At napili ko siya dahil na-encapsulate ng image na ito ang kasalukuyang napansin kong nangyayari sa Italia noon, na kung saan droves of migrants na ang pumupunta sa kanilang bayan at nagkakaroon ng mixture ng hindi lang ng mga kulay, kundi pati ng mga kultura. Kung mapapansin natin, ang black man na ito ay nakapaku sa krus habang naglalakad, nakapwesto sa isang sulok ng imahe ang isang Italianong parang kaswal lang na naglalakad at walang pakialam sa pagkakapako ng itin na ito. Sa akin, nung naobserbahan ko ang may racial strain yung pagpunta ko sa Italia, naging exposed ako dun sa dinamiko ng iba't ibang mga lahi at kung paano sila mag-interact. Itong dalawang itim na ito ay mukhang kung titignan ng isang Pinoy, aakalaing mga basketballista ba yan, mga Muslim o ano. Pero actually, sila yung mga refugees dun sa bayan na yon. At namumutiktik ang mga kalsada ng Genoa sa mga katulad nila. Nung una ko silang mapansin, nakita ko na marami sa kanila nagkukumpulan lang eh. Magkakasama ang mga itim. Yung pala may segregasyon pa ang mga uri ng mga itim na ito. Sumasama lang ang mga Senegalese sa mga kapwa Senegalese, ang mga Nigerian sa kapwa Nigerian, ang mga Eritrean sa kapwa Eritrean. Marunong sila ng Italia, pero pagka sila ang magkakasama, ginagamit lang nila ang kanilang mga wika. Yung experience ko sa Genoa,
ang sinocase ko lang dito ay yung ano eh, yung suffering na nakikita ko na experienced by the black men. Pero napansin ko rin ito maging doon sa silence ng mga Asians na napadpad sa lugar na yon. At maging ang mga South Americans, malaki ang porsyento ng mga Ecuadorians doon na nagbebenta ng halimbawa mga gulay, mga saging, mga prutasan. Pero wala, napansin ko, ang commonality ng lahat ng mga migrants and refugees na ito ay silent sila, tahimik sila, hindi sila nagsasalita. So tama nga yung sinabi ni Jayatri Spivak noon. Ito naman, mula rin ito kay Uliana Lucas. Kaya siguro na pukaw ang aking atensyon sa larawang ito sapagkat napansin ko yung pagiging kamukhang-kamukha ng itsura ng mga banyagang ito. Babae ito, no? Yung nasa gitna, tapos kasama niya ang kanyang dalawang anak. Kung paano tayo magsampay ng ating mga maruruming damit, ganun din pala elsewhere in the world. At pinansin ko maging ang paraan ng paglakad ng mga tao at wala akong nakitang pagkakaiba. Ganon din ang pagod ng yabag ng mga trabahador na nakikita ko. Ganon din ang pagpunas ng mga kamay ng mga pagod na waitress, ng mga pagod na nannies na nakita ko. This is Owa Magbe, a Nigerian I met in the streets of Genoa. We met in a dramatic way, I suppose. Nagkita kami sa harap ng isang nagbebenta ng pizza. Ang pizza nga pala sa bayan ng Italia ay ordinaryong pagkain. Para lang itong pandesal o parang puto. Pero hindi ba, napakalaking contrast dito sa ating bansa na kung saan inaakala natin na ito'y pagkain sosyal. So, nakatangkod kaming dalawa sa tapat ng isang panateria. Yun ang termo nila para sa mga nagbebenta ng pizza at iba pang mga tinapay. Gutom na gutom ako noon at gutom na gutom rin siya. May natira akong kaunting euro sa aking bulsa at mga barya na lang yon. Pero alam nyo, kahit na nasa Via Lumeleni kami noon at sa maulang hapong yon, kahit ibang-ibang arkitektura ng kalsadang yon, at alam kong nasa Italia ako, para akong biglang nasa Diliman na nakakita ng isang estudyante o isang kaibigan at yinakag na kumain. Sinabi ko sa kanya, "Would you like some of that?" At hanggang ngayon, naalala ko pa kung paano siya tumingin sa akin na gulat na gulat, na hindi niya akalain merong isang tao na magpapakain sa kanya. So, yun, pinagsaluhan namin ang isang tigay sa kaming slice ng simpleng pizza, isang tigisang lata ng Coke. At doon niya naikwento sa akin yung kanyang ordeal na nanggaling siya sa Nigeria. Yung rampant na looting na nangyayari doon, yung hunger, yung famine, yung kung paano pinatay halimbawa ang kanyang ama na tinusta ng buhay sa loob ng isang sasakyan. Kung paano niya ipinagtanggol ang kanyang pamilya. In fact, ipinakita pa niya sa akin pati ang kanyang peklat. So, although I am cynical to most sub-stories, kasi nga hindi naman ako ipinanganak kahapon, ang kwento ni Uwa Magbe ay nagtumatak sa akin bilang tipikal na storya ng isang refugee na napadpad sa Italia. Katulad ko, hindi rin siya ganong katatas sa Italiano. Nag-iinglesan nga pala kami habang nag-uusap. Ang sabi niya, binibigyan lang sila ng 80 euro bawat buwan at ang kinakain lang nila ay panay pasta. Hindi sila maaaring magtrabaho, ni hindi rin sila maaaring maglipat. Kabisadong-kabisado niya ang schedules ng mga bus, ang likaw ng bituka ng mga kalsada ng Genoa at iba pa. Pero hanggang dun lang ang kanyang iniikot. So ako naman, nung narinig ko ang kanyang kwento, bigla ako nagkaroon ng realisasyon eh. Ako nalulungkot na hindi ko napasyal ang ibang mga syudad sa Italia, hindi ko nakita ang mga magnificent galleries na ipinapangalandakan sa mga travelogues na ito. Nung finally, dumating na ang aking stipend, tinulungan ako ni Uwa Magbe
para bumili ng ticket patungong Milan. At gustong-gusto ko siyang isama noon, ngunit mahirap ring magtiwala ng lubos kasi isa pa rin siyang estranghero. Hindi ko alam kung naintindihan niyo ang aking ibig sabihin, pero yung akto ng pagsasalin dito, hindi na mga salita, kundi tao. So, in the end, ang natuklasan ko, ang tunay na aralin ng salin ay ang pagbabasa ng tao, ang pag-unawa sa kanilang mga pinanggalingan, ang pag-unawa sa kanilang mga lahi at karanasan, ang pag-unawa sa mga kahirapang pinagdaanan nila upang makatapat mo at makakwentuhan. Yun lamang po. Kung gusto ninyong mabasa ang kabuuan ng aking sinabi na ito, maaari nyo pong makita ito sa Humanities Diliman, Finding Genoa, Finding Myself. Marami pong salamat.